isang sikreto na hindi alam ng marami, pero ipinaaalam ng Diyos sa atin. Alam niyo, napakaraming economic problem ngayon. Actually, isa sa hinaharap ng ating gobyerno ay yung problema sa ekonomiya. Ang sabi nga, hindi lamang ang Pilipinas ang dumadanas ng economic crisis. Halos buong mundo, mga kapatid, economic crisis. When we say economic crisis, problema sa ating ekonomiya, sa ating anak buhay, siyempre, susunod na po ang tinatawag nilang trabaho. Yung pong inflation factor mula noong 1960, noong 1990 ay naging 4. Ang ibig sabihin po nito, yung average na binibili natin noong 1960 ay halimbawa sabihin mo ng 50 lang. Nag-double na po ito ng times 4. So ibig sabihin, kung meron kang pera ngayon, ganyang karami, kumukonti ang nabibili mo. Nagiging mahirap. Di po ba? Inflation factor. At alam ninyo, ang mga politiko ngayon, para mainganyo ang mga tao na siya iboto, sabi niya, para sa pagbabago. Sabi niya, pagbabago ng ekonomiya. Yun ang kanilang kinukuhang ano ngayon, kasi alam nila mahirap ang buhay. Magkaroon ng trabaho. Sabi naman ni Enrile, gusto ko, happy ka. Kaya, nakakahatak sila ng tao eh. Sabi ni Enrile noon, mabababay ng kuryente. Ah, anong nangyari? Wala. Lalong tumaas. Oh, puro pangako, di ba? At isa sa kanilang ginagamit na panghatak ay yung economy. No? Ako ang solusyon, sabi niya. Hanep buhay, yung sabi ni Villar naman, no? Trabaho daw ang ibibigay niya. Iba-iba, sabi ni Pinoy, matuwid na daan. No? Iba-ibang tao yung sinamin niya. Ha? Maraming mga aklat ang ginawa, isinulat. Ilan nga dyan ay how to prosper during the coming crisis. Huh? Pag binuksan mo yan, paano ka magiging maayos sa buhay? Ibig sabihin, magiging prosperous. Yung stock market, alam niyo kung ano yung stock market, di po ba mga kapatid, has fluctuated dramatically from record high to unusual low. Kaya ang nagiging problema po ng marami ngayon, sabi nila, ha, mahirap ang buhay, hindi sigurado. Kaya yung iba ngayon, medyo takot mag-invest, lalo na dito sa Pilipinas. No, hirap sila. Problema dun sa Sabah, problema sa Scarborough Shoal, baka biglang magdigmaan. Kaya yung mga investor, ano, kaya yung iba, nagpo-pull out na ng kanilang mga investment. Buti naman, si Pinoy, masipag magpunta sa mga bansa, kikipagkaibigan, ano ba, para mag-invest yung mga ibang bansa dito. Kaya nga, sabi niya, life is extremely uncertain. Di sigurado. Kaya maraming mga tao ngayon sumasakit ang ulo. Kayo, di ba sumasakit ang ulo niyo mga kapatid? Hirap ng buhay. Mainit na nga. Magtitingin na lang kayo maghapon. Tuyo sa umaga. Tanghali ay tuyo pa rin. Hanggang gabi, tuyo. Kaya nagmukha na silang tuyo. Diba? Wala akong magawa. Yun lang ang pwedeng bilhin ng pera mo. Diba? Hirap ang buhay. Kaya marami ang nagtatanong, kailan pa ba aayos ang buhay na ito? Meron bang sikreto na ibibigay ang Diyos para magkaroon tayo ng financial stability? Kahit na sa pamilya natin, tayo ay medyo gumaang-gaang ang buhay. Makapag-malling naman tayo. Maka-marky mall naman tayo. O kaya ay pumunta dyan sa bandang SM kahit na magpalanig lang. Diba? Kahit na window shopping lang. Dito na so, meron po ba sinasabi ang Biblia mga kapatid? Kung paano tayo at least magkaroon ng financial stability. What is God's solution to our financial problems? So, siyempre, pagka binuksan ng bulsa, ayan, kadalasan, barya. Ayan. Pero tutulong ni Lord, gagawing papel yan. Okay? Ano po ang sikreto mga kapatid? What is God's solution to our financial problem? Tandaan po ninyo, ang Panginoon, ang sabi nga, Christ is always the answer. Ano ang tanong? Siyempre, kung ang tanong mo, financial problem, meron siyang answer. Kung ang tanong mo ay kasalanan, meron siyang answer. Lahat,
May answer si Lord. Kaya po ang pag-aaralan natin ngayon ay God's financial secret, mga kapatid. So ito po ang unang prinsipyo yung dapat natin matutuhan para malaman natin ang sikreto. Number one, ang sanlibutan ay kanino? Anong sabi dyan? Sa Awit 50 verse 12, kanino daw ang sanlibutan? Sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. So dapat pala ang una nating maunawaan ngayon, ang lahat ng bagay na meron dito sa lupa, ngiyato, ang puring makatunang kay ngiyato, ano, kanino lang po ninimigibandi? Ang Panginoon. Huh? Ang Panginoon, dahil siya ang gumawa. Pangalawa, eh yung mga, yung lupa, diba, meron tayong mga lupa, merong lupa na malapad, 1 hectare, 2 hectare, may kayong lupa na bili dito, kami naman, merong sa paso, mga ganun. Yung lupa, kanino? Kanino yung lupa? Ano sabi, Brother Aaron? Awit? Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito. Ang sanlibutan at silang nagsisitaan lupa. So talagang, wala pala tayo talagang pag-aari. Kahit na ba na nakatitulo sa atin yung mga lupa na yan. Pero sa Panginoon pa rin yan. Di ba? At ang lahat ng narito, bahay, lahat sa Panginoon po yan. Eh yung mga hayop, kagaya ng mga maraming alagang ayot na kagaya ng mga baka, kalabaw, yung mga ibon sa parang kanino kaya yan? Ang sabi sa Awit 50 verse 1, brother? So, tingnan niyo. Sino hayop yan? Kalabaw, baka, lahat ng hayop, manok, bibi, sa Panginoon yan. Kahit na ipinagkatiwala sa atin yan, pero sa Panginoon pa rin. Eh yung mga pilak at ginto. Ha? Yung pilak at ginto, yung mga pera natin, kanino yan? Oh, sister, ikaw, basa na yan. Agay 2.8. Babasa mo naman yan eh. Oh, ang pilak ay atin at ang ginto ay atin. Sabi ng Panginoon na mga kusaw. Okay. May pera ka dyan? Eh, dala ka dyan? Nasa hawak ngayon. Nasa bangko. Sa Panginoon din. Nasa pitaka, nasa shelf ninyo, nasaan man yan, in-invest man ninyo sa bangko o sa anumang kumpanya, ay sa Panginoon. Ibig sabihin, ang mundo, ang hayop, ang lupa, lahat, brother, sa Panginoon pala yan. Kaya lang, may nagsasabi, yung perang meron ako sa bangko, pinaghirapan ko yun eh. Bakit mo sasabihin kay Lord yan? Ano ang sabi ng Biblia sa Deuteronomio 8:18? Kundi iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon sana kayamanan. Aba, di rin naman pala natin pwedeng ipagmalaki. Aba, ako'y nag-aral ng ganito. Engineering, kaya ako yumaman. Kaya yung perang ito, yung limpak-limpak na perang ito, akin to eh, pinaghirapan ito. Pero ang sabi ng Panginoon, maging yung kapangyarihan, itang sikan, itang kalusugan, itang talino, itang kabiyasnan, itang abilidad. Ayatin ka, kaninungan, may inibatan. Diba, Sister Ruby? Sa Panginoon. Eh kung biglang bawiin ni Lord yan, yung lakas mo, malakas ka ngayon. Maya-maya, parang ang gulay na lagda. Diba, may ganon? Umalis na malakas. Abay, pag-uwi, biglang na-stroke. Diba? Kaya dapat i-acknowledge natin na ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng ito. Yun po ang unang prinsipyo o sikreto. God is the owner. Ano po ang sabi? Kasi baka may magsabi ng ganito. Ang sabi? 8:17. Dina? At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanan ito. Possible. May nagsasabi ng ganon, di ba? Oh, akin ito eh. Pinaghirapan ko ito. Pero sabi ng Panginoon kanina, sa Panginoon nang galing pati yung lakas at kapangyarihan. Tandaan natin, mula nung tayo isilang, sabi nga ng Biblia, Timoteo, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan. At sa ating pagkamatay, wala rin naman tayong mailalabas na ano man. Tama?
Yung pong mga namamatay natin, pinadadala ba ninyo yung libreta at ibangko? Wala rin, yun pong mag-withdraw. Di ba? O, kadalasan pinadadala nyo lang sa kanila, dali. Yun lang. Pero malulusaw din yun. Di ba? Wala. Paglabas mo at pag-uwi mo sa lupa, wala ka rin dadalhin. So ano po ang sinasabi ng Biblia pa? Gawa 17, 24 at 25 ang sabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narinito, siya palibhasay ang Panginoon ng langit at ng lupa, siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay. Ibig sabihin, siya rin ang nagsusustain yung hangin, yung tubig, yung liwanag ng araw. Lahat galing sa Diyos yan at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So, lahat sa Panginoon.